Ang mental retardation po ay isang kondisyon na nagdudulot ng pagkakaroon ng limitadong kakayahan sa pag-iisip at pag-unawa na maaari pong maging malaking hadlang sa pag-aral, trabaho at pakikisalamuhan ng isang individual sa iba't ibang tao. Mahalaga rin na mabigyan ng tamang suporta at respeto yung mga taong may ganitong kondisyon. Kung kaya't para bigyan po tayo ng linaw kung ano nga ba ang mental retardation o kilala na ngayon bilang intellectual disability, ay makakapanayam po natin ang psychiatrist na si Dr. Noreen Molina. Magandang umaga po, Dr. Noreen. Good morning. Magandang umaga din sa inyo at sa mga nanonood. Dr. Noreen, magandang umaga. Si Diane Carrer po ito with Audrey Goriceta. Para po sa mga hindi po gaano pamilyar sa kondisyon po na ito na mental retardation o kilala na nga po bilang intellectual disability, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ito, Dr. Noreen? Ang mental retardation, ito ay isang kondisyon kung saan merong limitation sa kakayahang intelektual ng isang tao. So, depende sa level, ito ay nagre-resulta sa hindi pag-angat or pag-progress ng kakayahang matuto, lalo na sa mga bagay tulad ng pagbasa, pag-intindi, or comprehension. Okay, Doktora, ano po ba yung mga sintomas na karaniwang makikita sa isang individual na meron ng mental retardation? Usually, yung mga symptoms or symptoms ay iba-iba depende sa level or sa antas ng mental retardation. So usually, ito ay nakikita sa kahirapan sa pag-unawa or pag-intindi, difficulty also sa school, hindi makapag-progress or hindi maka-grasp ng kung ano yung mga lessons at pagsusuri ng mga bagay-bagay sa paligid. And most commonly also makikita natin yung hindi nila kayang gawin, lalo na yung severe level, hindi nila kayang gawin yung mga daily livings na mga gawain. Mm-hmm. Dok Noreen, ano po yung pangunahing sanhi kung bakit nagkakaroon po ng ganitong kondisyon ng isang individual? At paano po ba ito maaari pong maiwasan, Dok? Madaming possible causes. So isa dito ang pinaka-common is genetic in nature. So, ibig sabihin na mana or pwede ring prenatal condition like nagkasakit yung nanay habang pinagbubuntis siya or pwedeng naka-experience ng trauma yung bata and naapektuhan yung pag-iisip. So, ang pag-iwas ay maaring manggaling sa maagang pagkakilala or agarang intervention sa mga panganib na maaring maka-apekto sa utak ng sanggol. Lalo na halimbawa pag pinagbubuntis yung sanggol, tamang pag-alaga ng nanay sa kanyang kondisyon. Mm-hmm. Okay, Doktora, paano naman natin matutukoy yung antas ng mental retardation ng isang individual? Usually may testing na ginagawa. No? Ito ay ginagawa ng mga psychometricians. Dito makikita yung level. May different level tayo depende sa result ng test. So merong mild, may moderate, may severe or profound based doon sa result ng test. Dok, ano po bang pagkakaiba ng mental retardation mula po sa ibang mga kondisyon sa isip tulad po ng autism o kaya yung pong ADHD po, Dok? Bagaman may mga pagkakaiba, ang mga kondisyon na ito ay maaring magtaglay ng ilang overlap sa mga simptomas. No? Ang autism at ADHD ay usually nakatuon sa ibang aspeto ng kaisipan at pag-uugali. Ang mental retardation usually is focused on how they are able to comprehend or learn things. No? Okay, Doktora, meron po bang therapeutic approach na maaaring gamitin upang matugunan yung mga pangangailangan ng mga taong merong mental retardation? Marami tayong available ngayon na therapeutic treatments like meron tayong occupational therapy, meron tayong speech therapy, behavioral therapy na nagtututok sa kahinaan or pagpapabuti ng kakayahan ng isang tao na mabuhay ng independent. No? So usually ang goal ng therapy based on the level of mental retardation is to achieve independence and to do the daily things na kailangan gawin ng isang tao like pag-alaga sa katawan, pagligo, pag-toothbrush, yung mga ganyan, no? Pagkain. So minsan, lalo na pag if it's profound or severe,
ang main aim ng parents or ng caretaker is actually to teach the kids in order for them to really do the daily things on their own. Matagal po ba itong mga ganitong therapeutic approaches po, Doc? Yeah, depende sa level. If it's profound or severe, it actually may take really a lifetime na may assistance yung bata. Pero if it's mild, usually they survive. They survive on their own naman with, of course, a little guidance. Okay, doktora, yung mga meron po bang mild mental retardation, nakaka-function po ba sila sa society na parang normal na tao? Yeah, of course. Oo. They can function, yes, especially if ang work naman nila is more on skills eh. No? Mild mental retardation, ibig sabihin lang, yung IQ level nila is mababa than the general population. So ibig sabihin, hindi sila makakakuha ng courses na takes really a lot of comprehension, studying, and things that needs to use the intellect, no? But if they are like trained to do skills, they can naman, walang problema. Panghuli na lamang po, Dr. Noreen, para po doon sa mga magulang o may mga kakilala pong may ganitong kondisyon, ano po yung suporta na dapat po naming ibigay? Pag sa magulang, kailangan talaga ng tamang, unang-una, kailangan ma-diagnose, no? Kasi yung iba will just think na baka yung anak ayaw lang mag-pay attention sa school kaya hindi nakakakuha ng tamang grades or hindi makapagpasa-pasa. Or yung iba, iniisip lang nila na baka yung anak naglalakwat siya or hindi nag-aaral talaga. No? But in reality, hindi talaga sila makakomprehend or hirap sila intindihin yung mga lessons sa schools. Ayun. So tama, dapat kailangan ma-diagnose muna para matunto natin kung ano yung tamang therapeutic approach para sa kanila. Well, Dr. Noreen, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng dagdag kaalaman tungkol po sa kondisyon na mental retardation. Dr. Noreen Molina, isa pong psychiatrist. Salamat po, Doc. Maraming salamat, Doc. Thank you also.